Sa harapang Los Angeles Lakers at Denver Nuggets nga kanina ay meron ngang hindi magandang pangyayari ang nangyari kay Anthony Davis. Sa first quarter pa nga lang ay nagkaroon na nga siya ng injury. Pinilit at sinubukan niya pangaring maglaro sa second quarter pero pagdating sa third ay hindi niya nakakinaya at pinaupo na rin siya ng Lakers. Well, ang injury na tamo nga ni AD ay nagpagulat din sa mga doktor sa Twitter. Sabi nga nung iba na first time nga lang daw nila maka-encounter, makakita ng ganitong klaseng injury. Dahil etong si AD ay na-sprain ang kanyang ankle mid-air. Tumama nga ito mga idol sa binti ni Nikola Jokic na medyo na-tweak nga ang kanyang ankle. Kaya nga pagkababang pagkababa niya ay siguro ramdam niya na ito agad at ayun, iika-ika na nga siya maglakad. So siguro kailangan mong maging pinakamala sa game na ito para nga magkaroon ng ganitong klaseng injury at mukhang ganun nga ang nangyari kay AD. Sobrang kamalasar mga idol, mid-air na ito ha, pero nagkaroon pa siya ng sprained ankle. 99.9% of the time ang ganyang mga klaseng injury ay natatamo nga kapag nakakaapak ng ibang player tapos nagkakamali ng apak. Pero mid-air, di ba? Parang napaka-imposible nga mangyari mga idol. Pero guess what? Nangyari ito kay Anthony Davis. So I guess hindi yun imposible. Pero nga mga idol, ngayon ay nagbigay ng update ng ilang mga Lakers reporter patungkol sa kanya. Isa dyan mga idol na itong si Dave McMenamin. Na ito nga daw si AD ay nagkakaroon ng discomfort. May nararamdamang discomfort sa kanyang right foot. At ang Lakers nga daw ay nag-hope na itong si AD ay hindi nagkaroon ng anumang severe injury. Bukas nga daw ay magkakaroon nga siya ng MRI para maliwanagan ng Lakers kung ano ba ang natamo ang nakuha ng kanilang big men. At eto nga ang isang doktor sa Twitter mga idol ay nagbigay nga ng mga posibilidad na pwedeng lumabas sa MRI neto ni AD. Ang worst case scenario nga daw ay nagkaroon siya ng Lisfranc injury sa kanyang midfoot. Iyan mga idol ay parang buwan yatang itatagal bago gumaling talaga ng completely. At ang best case scenario nga daw ay nagkaroon lamang siya ng sprain sa kanyang midfoot or peroneal tendon strain. Well, to be honest mga idol, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Pero hoping tayo na ganyan na lang siguro ang nakuha ni AD. Dahil sabi na itong doktor na ito na ito ang best case scenario. Pero I think mga idol, ang mas best ay hindi ganon kalala at makabalik din agad si Anthony Davis within a couple of games. Sana nga'y pahinga nga lang ang kinakailangan ni AD. Onting yellow sa paa tapos makabalik na rin siya at makarecover. So get well soon nga AD, ganda pa naman ng iyong nilalaro, laki pa naman ng tulong mo sa Lakers. So sana nga ay makabalik din agad. Anyways mga idol, ibalita ko na rin sa inyo ang napaka-positibong epekto ni Kyrie Irving sa kanyang pagbabalik sa Brooklyn Nets. Well, alam nyo ba mga idol, since itong si Kyrie Irving ay bumalik, ang record nga ng kanyang team, Brooklyn Nets, ay 11-3. Diba mga idol, napaka-positibo. Matapos nga ng kanilang hindi magandang start kung saan under 500 sila, ngayon ay over 500 na nga sila by 6 games. 18-12 ang kanilang record, meron silang 5-game winning streak at ang kanilang last 10 games, 9-1 ang kanilang record. Tapos kanina, game winner pa itong si Kyrie Irving. Isa lang yun sa patunay na talagang napakaganda ng impact ni Kyrie dito sa team ng Brooklyn. At alam niyo ba, ang ina-average ni Kyrie sa kanyang last 5 games ay 28 puntos, 28 points, 6.6 rebounds, and 5.4 assists. Yan ang tulong niya every game na siguradong magpapangiti at magpapakilig dito kay Kevin Durant. Dahil ever since bumalik ang kanyang partner, ay ayun, nanalo na ang Brooklyn Nets.